Welcome back sa Book Gaming. Guys, for this episode, bibigyan natin ng overview itong bagong play to earn na mosnter. Latest play to earn under Binance Smart Chain at magiging available din para sa inyong mobile device. So right now, meron tayong available na testnet gameplay. Papakita ko sa inyo para at least meron kayong idea kung maganda ba itong mosnter or magugustuhan nyo ba. Okay, pero don't worry guys, January 16, lalabas din naman yung mismong beta test para kay mosnter. So pwede na nating laruin talaga officially. Okay, so siguro guys, no, kung new viewers ka pa lang dito sa channel ko at hindi ka pa nakasubscribe, pahit na lang ng subscribe button pati na rin ng notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. At the same time, ito nga palang Book Gaming Channel is nag-upload ng mga bagong play to earn or yung tinatawag natin na budget meal. Speaking of budget meal, mosnter, bagong-bago pa lang. Don't worry, yung link nito ilalagay ko sa description later on. As mentioned, pwede mo siyang laruin sa mobile pero ang kagandahan, free to play pa itong NFT game na to. Okay, free to play, play to earn. By the way, yung pangalan ng token niya is Mu Token. Yung white paper niya, papasadahan natin later on. And then yung mga social media link niya, ilalagay naman natin sa description maya-maya. Okay? And then guys, makikita niyo yung token niya. Available naman yan sa PancakeSwap. And then sa mga Gate.io, pwede niyo naman i-check. Alright? Itong game niya kasi guys, ang nava-vibes ko kasi kanina nung tinetesting ko, parang similar siya sa Pokemon with an heavy RPG gameplay. Okay, ganin yung nava-vibes ko. So basically, for example, itong mosnter, no? Right now, ito yung parang unang evolution niya. Kasi may evolution to guys, no? So ito yung level, level 2, level 3 evolve, and then ito yung final form niya or final evolution. So ganyan yung pwede nyong expect dito kay mosnter. Napapakita ko naman yung gameplay later on. Okay? By the way guys, meron din siyang land NFT. Okay, digital asset. Kung aware kayo sa mga previous video ko, meron tayong topic about digital asset, no? So basically, in a nutshell, yung mga digital asset para ka lang bumili ng parang lupa. No, bumili ka ng sarili mong lupa pero put it in an NFT. Okay, kung ano yung value ng lupa, habang tumatagal, tumataas siya. Okay, ganun yun guys. No? And then, mosnter, free to play at the same time, metaverse fashion pa. Okay, naka-metaverse din to. So, ibig sabihin, you can expect na madaming update, na madaming mga bagong mangyayari dito kay mosnter, no? So, ganun kasi pag metaverse guys, ganun yung kagandahan, no? So hindi lang tayo malalak sa isang update or dalawang update. Basically, you can expect na maraming update. And then as mentioned, no, similar to Pokemon, meron ka din parang tinatawag na trainer, pero dito human yung pinakagagamitin mo. And then with this, meron din siyang mga equipment which is NFT din naman. Okay, pwede ka siyang, as long na tumataas yung level mo, as long na nilalaro mo, pwede mong palit-palitan yung equipment ng mismong hero character mo. So right now guys, nilalaro ko yung testnet and then nakita ko din sa Telegram page nila, ito pala yung character, parang isang character pa lang yung gagamitin mo for this one, no? Or yung human character mo, okay? And then for the gameplay, meron sila dito sa website pero explain ko ng mas in-depth later on sa mismong testnet, okay? And then for the game mode and then the ways to earn na rin, meron tayong PBE, okay? And then PBP, by the way guys, open world pero sandbox feel pa rin siya, kaya lang siya tinawag na open world kasi meron siyang mga map, iba't ibang map. For example, itong the mid-world. So right now, if natapos mo na yung mid-world, natapos mo na yung campaign dyan, pwede kang lumipat sa panibagong map, no? Don't be confused, no, pagdating sa open world. Like for example, yung mga Fallout 4, yung mga The Witcher, kayun kasi yung typically na open world. Ito, sandbox game na sinabi lang nilang open world siguro just to put it simple na maraming map. Okay, ganun lang siya. And then as mentioned, metaverse. So expect maraming update na mangyayari para dito kay mosnter. Okay? And then for the tokenomics naman, yun nga, yung Mu token. Ayan. So ito yung magiging governance token para dito. And then with that, saan ba gagamitin yung mosnter? Sa event, partner staking, DEX NFT marketplace, staking earn NFT, and then marketplace. Oh, so lahat naman yan na dyan. Again,
Ito naman yung GPC token naman or yung GPC coin rather, no? So yung GPC coin naman, ito naman yung in-game token. Okay, for siguro best example siguro na aware na kayo, parang ito yung SLP token, no? Gagamitin niyo to sa loob mismo ng game. Okay, ano ba yung pwede mong gamitin diyan? In-game item, pwede ka mag-upgrade ng character mo, activities, pwede mo rin gamitin sa marketplace as well sa PBE and PBP. Pwede mo rin to ma-earn sa mga quests. Okay? Doon mo siya makukuha. And then, yung team nila, docs naman sila, guys. Ayan, nasa white paper din naman yan if you want to check it out. Okay? Developed by Asira and then, nandiyan na yung nakalagay. For the partners, marami namang partners, guys. Yan, okay? And then, may advisor naman. Actually, that will conclude na dito sa gameplay. Pinasadaan lang natin itong mismong website para at least may idea kayo, okay? And then as mentioned guys, no, pwede mo siyang laruin sa mobile device. So right now I'm using yung BlueStack naman. Tumatalab naman sila dito sa para sa testnet, no? So ito yung mismong interface, ito yung energy. Okay, meron tayong around 2,535 na coins. And then ito yung hero natin. Okay, ito yung makikita niyo yung basic interface, no. Ito yung marketplace, guys, papakita ko lang sa inyo. Kasi kani-kanina ko pa nilalaro, no. Pwede kang bumili diyan ng mga food kung ano yung gusto mong bilhin. So makikita mo diyan, wala pa akong nabibili kasi nga kakatest ko pa lang din nung mismong game na to. Okay, kakatest ko pa lang naman, no. So diyan yun siya makikita. If ever naman guys, gusto niyo nang maglaro, i-click niyo lang yung adventure. Make sure na naka-set up na yung mga mo-monster niyo. So for this one, isang human tsaka apat na mo-monster yung ilalagay niyo. Okay, isang human, automatic yan guys kasi hindi mo siya pwedeng laruin pag wala yung human. So apat na mo-monster yung pwede mong salpak para dito. Okay? And then i-click mo lang yung adventure. Pwede ka na maglaro. Pakita ko lang sa inyo tong character. Dito pwede nyong itaas yung stats niya. Ayan, for example, maglalagay ako dyan. Iko-confirm nyo lang yan. Okay, depende sa build nyo. Okay, depende sa build nyo. Kasi nag-level up na ako. Kada level up nyo, meron kayong points na makukuha. Okay, kung gusto nyo siguro i-max lang yung HP, i-max lang yung strength, depende sa magiging build up nyo. Okay, ito yung mga sample na mo-monster ko. Actually, since I'm doing testnet, nakuha lang natin to ng libre and then yung rarity. Pero syempre, if ever na lumabas na yung beta test para dito, yung mga mo-monster, may mga kanya-kanyang price yan, depende rin sa taas nung token. Okay, ayun yung siguro pwede nyong expect dito, no? Yan, so pakita ko lang sa inyo. Okay, so right now, naka pang Christmas pa, no? Hindi pa kasi nila binabago. Pero siguro, baka pag lumabas na yung beta test natin, magkaroon na, or maging iba na, yung mismong interface para dito kay Moo Monster. Kasi may mga snow pa yan, kung napapansin nyo, no? So yan, bumili-bili muna tayo, no? Yan. Ito guys, itong mga prutas na to pang additional stats, additional healing salve para dito sa game na to. Okay? Yan. So may pakita ko lang din sa Moo Monster. Yan. So pag ano tayo, no? Yan. For evolution guys, confirm mo lang yan. Kailangan guys, level 4 yung character mo. Ayan. Pag level 4 na yung character mo, that's the time na pwede ka na mag-evolve. Papa-evolve ko lang to. Okay. Guys, sa testnet na medyo mabilis yung process. Right now, wala namang, since I'm using BlueStack, definitely mobile device, wala namang gas fee yung mga transaction pag mobile device yung ginagamit ko. So, even nag-evolve ako, wala namang binabawas na gas fee for this transaction. Okay? I think we're all set na. Nakapag-evolve na tayo. Testing na natin dito sa adventure. So, pwede tayong pumili ng map. Okay? Depende, no? So, right now, pwede natin gamitin o laruin itong Midworld and then ito yung Ocean Pearl. Pakita ko lang sa inyo yung mga map. Yan. Navigate away lang natin. Yan. Depende sa level, guys. So, basically, pag bago pa lang tayo, syempre, dito muna tayo sa the Midworld. Okay? So, yung stamina natin, 120 over 120. And then, right now, if ever na-choose natin yung Midworld, wala pa tayong gagamitin stamina. Alright? So, ayan yan. Hold on, we're in. Pasok na tayo. Okay. Guys, again, no, personal opinion, while doing this gameplay, smooth naman siya. Okay, I'm using old phone din kasi kanina. Pero dito kasi ang ginagamit ko ngayon for this recording, BlueStack. Pero sa cellphone naman, okay naman. Wala naman ako nakitang problema. Okay, so right now, ito yung lineup ng kalaban. Ito yung team natin. So you have a option kung gusto mo bang labanan.
edit formation, or battle. So pag nag-battle tayo dito sa level na to, magkukonsume tayo ng 3 energy. Okay, which is okay lang naman for this gameplay. Papakita ko lang sa inyo. Yan. So ito na yan, guys. Yung gameplay niya, naka-auto battle naman ako. And then nakikita niyo yung nasa baba na parang nagre-recharge. Once na napuno yan, pwede na tayong mag-cast ng special attack. Okay, yung tinatawag nating ultimate attack. Basically, guys, at this very moment, yung human character natin, more on support siya. As well as tanker type. Pero pagdating sa mga damage kasi, yung mga mo-monster pa rin natin yung kumbaga palong-palo. Okay, sila pa rin yung dumadamage ng gusto. Typically yun lang naman, guys. No, typically yun lang naman. Basic RPG vibes, which is kung marunong naman kayo siguro mag Final Fantasy, kung marunong naman siguro kayo maglaro ng mga ibang RPG, similar ways, ganito rin siya. Okay, kung mahilig kayo sa RPG, hindi na kayo malilito para dito kay Moo Monster. Okay, ganun lang naman yun, guys, no? Yan. So if you want, if ever na nakuha niyo na yung or natapos niyo na tong isang word, pwede naman kayong lumipat, no, sa panibagong mapa. Pero yun nga, nire-recommend ko na tapusin niyo muna yung mismong level niyo. Okay, pataasin niyo muna yung level niyo para at least makalipat na kayo sa ibang map. Okay, so pakita ko lang tong isang gameplay ulit. Yan. So ganyan lang naman, guys, no, hindi naman siya mahirap. So hopefully tomorrow matesting niyo rin para meron din kayong idea kung ano ba yung mismong gameplay para makita rin nyo rin kung okay ba sa mobile device na ginagamit nyo ngayon. Okay, so tapos na, no? Mabilis lang naman. You win kasi may nakuha na tayong token. So, ganyan lang siya, guys. Okay, so yun lang. And then, papakita ko na muna sa inyo yung mismong medium niya. Okay, saan na ba yung kanyang mahiwagang medium? Yan. So guys, don't worry. Yung medium nito, yung link, lalagay ko sa description. Kasi yung almost na lahat ng gusto nyo rin malaman about dito sa Moo Monster, yung mga guide, mga technical concern na scope, halos lahat nandito na rin. Okay? So very helpful itong medium. Kaya ilalagay ko yung link sa description mamaya. Okay? By the way, we have giveaways. Around 2,500 Moo airdrops. Total rewards to, no? So definitely pull yan. And then mag-end itong giveaway natin ng January 31. Okay, January 31 pa matatapos yung giveaway. So right now, ongoing yan. Yung Gleam na file nito, ilalagay ko yung link sa description later on para at least, kung gusto mong sumali, wala ka naman babayaran dito sa giveaway, malay mo, swertehin ka. Okay, if ever lang, guys, no? And I highly recommend sa mga giveaway, sumali kayo. Wala naman kayong babayaran. You just need to do few things para sa Gleam, no? And then, hindi mo rin alam kung ikaw yung mananalo. Di ba? Mahirap naman umasang mananalo ka kung wala kang entry. Okay, so, guys, yung link for this one, ilalagay ko sa description later on. Again, for the white paper naman, if you're interested, no? Kung gusto mong pumasok dito sa Moo Monster, yung white paper, ilalagay ko sa description later on. Again, book gaming kasi hindi masyado nagbabasa ng white paper. But, to set your expectation, ano ba yung makikita nyo sa white paper? Syempre, introduction about the games, yung mga NFTs niya, which is yung Moo Monster. And then, yung tokens, yung iba kasi na-mention na rin naman natin, no? Ayan, dalawa yung tokens natin, no? Isang Moo, yung governance token, and then yung GPC, which is yung in-game currency. And then, for the roadmap, nakita na rin naman natin yung roadmap. Ayan. And then yung team, fully docs naman sila. Key partners, yan, kung gusto nyong i-double check, if you want to engage in this game, contract address, nakalagay naman dito. Na-double check ko na rin naman yung contract address, wala naman ako nakikitang PC, at least at this very moment. And then packs, partnership, community, and then releases. Okay? Ayun yung i-expect nyo. Again, if you want to pursue, if you want to join, if you want to invest para kay Moo Monster, please read the white paper at your own very own time. Okay? Gawin nyo yan, guys, no? So, ayun yung dapat nyo expect dito kay Moo Monster. And then, for the marketplace, join lang kayo. Connect nyo yung MetaMask wallet nyo. I already connected mine. Nakikita nyo ba? Yan, nakakonect naman ako dito. So, para may idea lang kayo. Yan. So, ngayon, wala pa akong Moo Monster. I'm thinking kasi to check muna yung gameplay tomorrow kung magbabago ba. Kasi may instances din kasi na naglaro ako ng testnet and then pagdating sa gameplay, ang laki nung pinagbago nung mismong gameplay. Which is talagang bago naman binigay yung testnet sa atin. No? Sinabi na rin naman nung developer yon na yung mga testnet definitely magbabago at magbabago yan pag dumating na yung alpha or even yung beta test.
Okay, so just to set your expectation, guys, baka mamaya makita niyo yung laro tomorrow tsaka yung nilaro ko magkaiba. Okay, sa teams pa lang, guys, Pasko pa rin kasi kami. Ayun, Pasko pa rin yung nakikita niyo rito. Okay, so guys, siguro yun lang, no? If you're interested sa Moomonster, na gawa niyo yung research niyo, meron kayong mga katanungan, question, ilagay niyo na lang sa comment section later on. Okay, guys, maraming salamat. Ingat kayo lagi, mahal na mahal ko kayo. Keep safe. Okay, see you again in my next video.